have a very huge haul for you. Na i-share ko sa inyo because I recently go to I think Uptown BJC. And if you haven't watched the vlog, I put the link in the information box. So please do watch them because yun yung time na bumili ako ng j.cat makeup and of course sa typo. So, as you all know from the title itself, this is from a j.cat. So they are recently launched here in the Philippines. So j.cat Beauty. And they are also located second floor sa my Uptown BJC. I think yun lang yung may store nila dito sa Philippines. So I have a lot of products na ginamit ko sa face ko ngayon. Before you watch this haul, makita niyo kung paano ko ginamit lahat. So ang inspired ko dito sa tutorial na to, parang candy look. On first, meron syempre meron na rin ako thoughts dito kung ano sa tingin ko sa kanila, kung they are worth the money ba na kailangan bilhin niyo. Oh, by the way, they are very affordable pala. So all in all, yung nabayaran ko, complete set na siya. Wala lang ako nung pang-eyebrows tsaka nung false eyelashes. Around 4,000 plus pesos. So I think affordable na siya kasi marami na kayo nabili. So number one na unang ginamit ko sa video, it's the HD SkinSealer Foundation. So this is how it looks like. It is a 25 ml or 0.85 ounce. So it claims HD Perfection daw siya na foundation. So I'm in the shade, I think this is the second lightest shade. Pero ako, I think mas gusto ko yung mas lightest shade nila in my skin. So this is an Air Fresh Vanilla. So ayan siya. Ang thoughts ko dito, hindi siya full coverage. I mean, nung in-apply ko siya, I still see my, nakita ko yung mga redness at saka yung mga veins pa ng skin ko. I already applied 2 layers and then pinatatlong layer ko pa talagang wala. Siguro light to medium coverage, not full coverage though. So, yan. So, try natin guys sa may flash. So, I think sa may flash naman, hindi siya ganun, hindi siya masyadong may white cast. I mean, okay lang naman. Medyo maputi lang ng konti, pero, di ba dapat HD, so ibig sabihin wala siyang flashback. Wala rin naman siya ng SPF, pero medyo maputi. Tingin nyo, no? Medyo maputi siya eh. So yung next na ginamit ko, it's the Contour Quad Spectrum Palette. So, parang 4 color siya na pwedeng pang contour and concealer kasi meron siyang lightest color here. So, itong dalawang to, pwede siyang pang concealer. Ito, pwede pang contour. So, ito yung ginamit ko sa, dito sa area ko. So far naman, creamy naman siya. I think creamy plus powdery type siya. Kasi, may mga powder. Pag in-apply mo siya sa skin mo, parang powdery yung labas niya sa skin. So, medyo mahirap siyang gamitin. Kasi, syempre, gagamitan mo pa ng fingers mo, then pwede mo pang gamitan ng brush, ganun. And concealer, hindi ko siya gusto as a concealer kasi nagka-crease siya sa area ko dito. Eh, ito pa naman masyadong ma-crease yung area na yan. So, hindi ko gusto siya as a concealer. So, yan yung 102 Quad Contour. Next naman, guys, it's the j.cat Intense Plus Dense Mineral Compact Powder. This one I really like. Ganda ng consistency niya. Ayan siya. Tapos it comes with a sponge sa loob. 'Di ba, bongga? So I'm in the shade Ivory 102. Ito I really like this. Ito kanilang mineral compact powder. So ito yung gusto kong i-try ninyo, guys. And ang next thing na ginamit ko is for the eyes, this one. It's the Fab 5 Eyeshadow Palette. I think it's in the Marvelous Blaze. Now, I chose this instead of the natural colors kasi sobrang dami ko ng natural colors. Tsaka mag-a-apply pa ako ng makeup tutorial na natural, so parang boring naman. So, ang ginawa ko parang candy eye na lang. Parang very bold colors na punong-puno ng pink, gold, violet, ganun. So it comes with 5 shades of colors and of course it has a sponge na hindi ko naman ginagamit, hindi, applicator, eyeshadow applicator na hindi ko naman ginagamit. So this one, I really like these 2 colors here, itong parang gold dito dahil very 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 pigmented sila. So yun yung color niya. And then itong dalawa dito,
So, ayan siya. Mukha siyang pigmented, pero when you apply in your eyes, hindi siya ganun ka-pigmented when you blend them. And then this one, yung kanilang purple. Ayan. So, yun yung color niya. So, that's everything on my eyes. Siguro, ang key dito, more on blending siya. Dito is, kailangan mo siyang i-build up para makuha mo yung color na gusto mo sa eyes mo. Kasi hindi siya ganun ka-buildable. I mean, hindi siya ganun ka-pigmented pag in-apply mo. Kailangan mo talaga siyang i-build up para makuha mo yung gusto mong color. Medyo nahirapan ako dito eh, sa eyeshadow na to. Pero, I really like these two colors here. Sobrang ganda nila. Okay, next guys, ito. Nashock ako dito nung ina-apply ko sa mata ko eh. It's the Pro Define Eyeliner Woolly Addict in the shade Pennie 115. So, eyeliner siya, per se. Okay? Para siyang brown na may red, na maroon na color. Ganito yung kulay niya eh. Para siyang brown na merong maroon, parang ganon. Tapos, nung in-apply ko siya sa mata ko kanina, naputol siya. Naputol. So, ang technique pala, syempre, unang gagamitin mo siya, talaga mapuputol siya. Pero pag tinasahan mo na siya, hindi na siya naputol. I mean, okay na siya. Hindi na siya ganun ka, ano. And plus, kaya ko pa siya nagustuhan kasi very pigmented siya. So, ayan yung color niya. Very, very pigmented siya. Tapos, yung kanyang sheen, hindi siya matte, pero para siyang merong sheen ng konti. So, ito, medyo gusto ko siya, except do sa first application ko na naputol siya. Kaya naloka ako nung naputol siya. Kala ko pangit, pero nung in-apply ko na siya throughout the makeup, very creamy at saka maganda siya. And then for the eyes, which is the mascara, this is the volume mascara in the shade, I think this is in the shade 102. And they have a waterproof. Pero ako kasi hindi ako nag-waterproof mascara dahil tamad nga akong magtanggal ng makeup. So, which is very bad for me. Dapat natatanggal talaga tayo ng makeup kasi kung ayaw nyo magkaroon ng mga pimples, or breakout, kaya kailangan nyo magtanggal ng makeup. Ako, itong kinuha ko yung volume mascara. Now, this is how it looks like. Ayan siya. Tapos yung kanyang wand, ganito siya. Malaki naman yung one niya. So, ayan siya. Medyo nahirapan ako mag-focus. Tapos, may mga konti siyang mga fibers. I mean, hindi konti. Sobrang daming fibers. Sobrang daming fibers na nakukuha. Guys, medyo nawawala ng araw kasi paggabi na at nadidilim na yung aking setup. So, yan. Ito palang mascara, itong volume mascara. I think both volume and lengthening. Again, build up mo lang siya. I think ang ginamit ko dito, 4 coats. Para nakuha ko yung medyo okay na eyelashes na. Tapos, hindi siya ganun nag-fall pag in-apply mo. Ang suggestion ko dito is, pag in-apply mo siya sa maano mo, sa eyelashes mo, ang gagawin mo, natay mo siyang matuyo. And then, pag natuyo na siya, which is medyo mabilis naman siyang matuyo, hindi siya ganun katagal na matuyo, i-curl mo siya. Bongga. Maganda yun. So, yun ang gagawin nyo. So, ito yung kanyang volume mascara. And of course, sa cheeks, ang mga in-apply ko sa cheeks ko, this one, is the Lovestruck Glam Glow Powder. Ayan. Ito yung merong cut sa loob na blush. In the color, or in the shade, Lovey Dovey. So, ayan. Bali, ito pala, nakita nyo, oh, iba yung merong shimmer dito, dito wala. Sa ibabaw lang yung shimmer niya. Throughout na paggamit mo siya, mawala yung shimmer niya per se. So, I think, dapat yung buong cut na yun, hanggang sa pinakadulo ng pan, dapat shimmery. Kasi, I mean, ganda sana siya eh, kaso yun, nawala na yung shimmer niya. Hindi na siya ganun ka-shimmery. This one, I like. Gusto ko mag-collect ng lahat ng colors dito because this Lovestruck Glam Glow Powder, amazing! Ang ganda niya, promise. Sobrang ganda niya. And it is highly pigmented. Pag in-apply mo, huwag sobrang, kasi ako kanina, akala ko hindi siya pigmented. So, kinapalan ko talaga ng pag-a-apply sa mukha ko. I don't know kung napansin niyo sa video ko, ganun. Medyo highly pigmented siya. Now, this one, it's very popular. It's the j.cat You Glow Girl Bake Highlighter.
And of course, alam ko na kung bakit yung sikat dahil napakaganda niyang gamitin. I really, really like it. They have, I think, 6 shades, if I'm not mistaken. And lahat siya gusto ko. Lahat, sobra. This one, it's in crystal sand. Sobrang pigmented nito, guys. Sobra. See? How pigmented. Ang ganda. And it's, oh, see. Tingnan nyo dito, oh. Ayan, hindi ko siya masyadong na-build kasi sobrang ganda niya. Ang ganda. So, yeah. Ito highly recommended na kailangan nyo bilhin. And of course, lastly, yung kanilang mga lipstick na, of course, sayang at sana nag-hoard ako ng madami because I really like them. But of course, mayroon din ako sabihin sa inyo na reason kung ba't kung meron din siyempre hindi maganda sa lipstick na to. Now, I have 3 lipsticks here. I have 2 Lipfinity, which is their popular Lipfinity. I think this is parang matte. Yun. Parang Kylie matte. This is the Lipfinity Matte Lipstick in Kiss Proof. Try natin. Ay guys, Kiss Proof nga siya. Wala. Wala, bongga guys. Wala talaga. As in. So I have 2 colors. In the shade LMK122, which is yung ginagamit ko today, na brown. Yung susot ko ngayon, ayan siya. And then this one, it's the LMK103. Ito naman yung pabebe na kulay. Ayan, ayan siya. And mabilis siyang mag-dry, mabilis siyang matuyo sa lips nyo. Okay, ang comment ko lang dito, especially this one, hindi siya, pigmented siya. Pero pag nag-settle na siya, nakikita pa rin yung kulay ng lips nyo. So, tingnan nyo, nag-settle na siya. So, kailangan mo pa rin mag-apply ng 2 coats para dito. Kasi pag nag-settle siya ng kulay, hindi siya ganun ka-pigmented. So, kailangan mo ng double coats for this one. And then this one, di ko pa siya natatry sa lips ko. It's the Liptitude. Ginamit ko pala ito doon nung nandun ako mismo sa ano, sa store. And I really like it, guys. Very little goes a long way. So, that lang siyang ganyan, ah. Ah, by the way, this is in the shade Peekaboob. Sabi nung, ano, nung SA doon, yung girl doon. Ito daw yung parang mga Korean inspired whatever. So, ayan siya ha. Oh, diba? Sobrang kapal na niya. And, syempre, i-blend mo siya. Kita niyo, sobrang liit lang nung ilagay ko. Pwede mo siyang ilagay at the back of your hand. Ito, i-apply mo na sa lips mo kung gusto mo ng ganong minimal color. Diba? Sobrang kapal na siya. And, of course, very creamy. Ayan, no? Sobrang kapal. Grabe. And I really like it. Yung mga lipstick ng j.cat, highly, highly recommended, guys, na try ninyo. Magandang, maganda talaga siya. Ako, medyo marty ako sa lipstick. Talagang high-end talaga yung mga lipstick ko. Pero this one, nagustuhan ko siya as in. Especially this one. Ang ganda. So, those are the products na binili ko sa j.cat. Of course, j.cat Beauty at Uptown BGC 2nd Floor. All the prices will be in the information box, so check them out kung magkano yung mga each of the product ilalagay ko doon para at meron kayong... Ayun guys, sorry. Biglang naputol yung aking video kasi biglang nawala ang aking battery sa aking DSLR. So, change muna tayo sa G7X. At ayoko nang mag-antay na i-charge yung battery ko dahil wala ko spare battery noon. Okay, anyway, nasa na ba ako? Oh, by the way, lahat, sabi ko nga, lahat ng mga prices nasa information box, check nyo. Para meron kayong, ano, idea kung magkano sila. And, sabi ko sa inyo, they are very affordable. So, lahat-lahat ng binili ko, nasa 4,000 pesos. So, guys, ang mga marirecommend ko sa inyo na itry ninyo, this one, yung lipstick nila. Lalo na itong Liptitude, kung very, ano kayo, tawag dito, hindi kayo masyadong ma-lipstick at gusto nyo lang medyo may shade ng kulay lang yung lips ninyo, parang Korean lang ganun. Itong Liptitude 24x7, highly recommended. And also this one, ito talaga guys, maganda rin siya. Kasi kiss-proof nga siya talaga. Kiss-proof talaga siya, wala akong masabi. So ito ma-repurchase ko pagbabalik ako doon. This one, this two, highly recommended, try nyo sila.
yung lipstick. And of course, the highlighter. Yeah, ito yung mga that I purchased ko ng other colors. I really like this also. And of course, the blush, the Lovestruck Glam Glow Powder. I really like it. Sobrang gusto ko nito. Ito, yan. And of course, this one. I-try nyo dito. Mineral Compact Powder. And so far, so good yung skin ko. I'm very happy with my skin. So, ayan siya. And then, for the Define Eyeliner, ito din, highly recommended ko din siya. Gusto ko din i-try ninyo to. Maganda rin siya. But other than that, yun lang yung mga i-recommend ko sa inyo na i-try ninyo kasi the best. As in, maganda siya. At yung sasasabihin ko sa inyo, yun yung mga i-repurchase ko. Bibili ako na ibang kulay. Lipstick, blush, highlighter, itong lip liner, and this one, Mineral Compact Powder. I really like it. Highly recommend it. So guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa akin channel. And of course, like this video para mag-post pa tayo ng mga one brand makeup tutorial na katulad dito. And of course, comment below kung meron po kayong mga katanungan pa kasi masayang-masaya po akong binabasa kung meron kayong mga questions about me and of course, about the products na nire-review ko sa inyo. So yeah. We'll see you again next time, guys. Bye!